welcome back to our channel. So, guys, galing ako ng pharmacy and bumili ako ng vitamin D at saka yung omega 3. So yan guys. I-share ko lang sa inyo, kami ni Charles is meron kami parehas na vitamin D deficiency. Guys, ang hirap ng may vitamin D deficiency kasi masasakit yung buto mo. Siguro sobrang less talaga. Normally, dito sa Qatar, meron kaming supply ng vitamin D ni Charles from health center. Pero dahil nga may pandemic, hindi kami makapunta ngayon ng health center para kumuha ng supply namin sa vitamin D. And alam nyo guys, kapag less yung vitamin D nyo, ang hirap niyang itama kahit lagi ka nagpapainit sa araw. So ginawa ko yan for more than 3 months, everyday nagwo-walking ako parang 7 o'clock until 9 o'clock in the morning. And ginawa ko yun for 3 months and then bumalik ako sa health center para ipacheck yung vitamin D ko kung okay na ba siya. Guys, hindi pa rin siya okay and binibigyan pa rin nila ako ng supply ng vitamin D every 3 months. So yung vitamin D ko is good for 3 months and then magpapacheck up ulit ako kung medyo tumaas na ba. So far, ganun pa rin guys. And si Charles, ganun din siya. Last na nagpa-check up siya, sobrang less ng vitamin D niya na kailangan na talaga siyang turukan. So yun guys, naubos na yung supply namin ng vitamin D kaya lumabas ako ngayon. Yun, para sa mga OFW dito sa Qatar na hindi alam na meron ditong health card system. So guys, papakita ko sa inyo yung health card dito sa Qatar. So, ganito siya. Ganyan siya, guys. And guys, yung mga OFW dito sa Qatar na walang card, mag-apply kayo nito, guys. Sobrang advantage ng meron kayong health card galing sa government. Kasi pag meron kayo nito, every check-up nyo sa health center is free. And then, yung babayaran nyo lang din na mga gamot is napakaless, hindi pa umaabot ng 10 real. So, ako, yung vitamin D ko pagka binibigyan nila ako or nireresetahan nila ako ng vitamin D, hindi pa umaabot ng 10 real. So, guys, ganito yung itsura niya. Eh, so, ipapakita ko sa inyo yung vitamin D, kung magkano siya. Kung bibiliin mo siya sa pharmacy. So guys, ganito yung vitamin D ko, kami ni Charles, and ang price nito is 44 reals. So 44 reals to and good for ilang tablet lang to. 8 tablets lang siya guys. And once a week, ang dosage niya is 50,000 yung dosage ng vitamin D na to. So once a week lang yung pag-take nito, pero tingnan niyo yung price niya, 44 reals. And sobrang mahal niya. Unlike kung meron kang health card, wala pang 10 reals yung babayaran mo sa vitamin D. And yung check-up mo is free. So, ganun guys. Sobrang advantage ng merong health card dito sa Qatar. And para makapag-apply kayo ng health card, so, guys, isi-share ko sa inyo kung paano mag-apply ng health card. Pumunta lang kayo sa health center na malapit sa lugar ninyo. Magdala kayo ng passport copy or QID copy and proof kung saan talaga kayo nakatira. Let's say electricity bill or telephone bill, water bill. So, ayun, kailangan nyo magdala ng copy nun. And passport copy and QID copy. And passport size na picture kailangan nyo magdala para sa ID. And then magpipill up kayo ng form doon, magbabayad kayo ng 100 Qatari riyal and ipasa nyo lang guys, next day ready na yung health card nyo. So napaka-advantage ng may health card guys.
kasi sobrang mahal ng check-up dito. For me, napaka-importante kasi ako, meron kasi akong opera sa dibdib. So, meron akong cyst. And, guys, pabalik-balik siya. So, kaka-opera ko lang noong 2016. So, 5 yung bukol na inalis sa dibdib ko. Pero ngayon, meron na ulit siya. So, every 6 months, kailangan ko talaga magpa-ultrasound ko at i-monitor kung lumalaki ulit yung bukol sa dibdib ko. And yung cost ng ultrasound is 300 Qatari riyals siya. So, sobrang mahal, guys. And minsan kailangan ko din magpa-mammogram. So, lahat yun mahal, guys. So, pag meron kayong health card, membership na ganito, pag pumunta kayo sa Hamad Hospital, yung ultrasound lang is 50 riyal. And, yun, ganun yung ginagawa ko, guys. So, every 6 months, meron akong check-up ng yung sa dibdib ko. Pinapamonitor ko kung lumalaki yung bukol, guys. So, yun. Siyempre, pagka may mga lagnat-lagnat tayo, mga sipon-sipon, yung check-up dito sa mga private hospital is almost minsan 100 Qatari riyal or 200 Qatari riyals. So, kung may health card kayo, libre na yung check-up. And then, minsan, pag naresetahan kayo ng gamot, sobrang liit lang ng babayaran nyo, guys. So, yun, lahat ng OFW dito sa Qatar na hindi pa alam tong health card facilities dito sa Qatar, guys, apply kayo. Sayang at magandang benefits to para sa atin. And advice ko sa inyo, palagi kayo magpa-check up kasi minsan hindi natin naiisip yung health natin, binabaliwala natin. Katulad ko, so guys, yung bukol ko, nang nalaman ko yun, sobrang laki na talaga. Hindi ako nag-check ng dibdib ko kung may mga bukol-bukol, which is supposed to be dapat lagi natin ginagawa. So, na-discover ko yung bukol ko, sobrang laki na talaga, and takot na takot ako. And then, pina-check up ko dito, sobrang laki ng bukol. And sakto naman na magbabakasyon kami ni Charles sa Pilipinas. So, dun na ako nagpa-opera sa Pilipinas. Kasi first time ko mauoperahan, so medyo takot ako, guys. Nung check up ako sa Pilipinas, sabi nila kailangan daw ko agad operahan. Kasi yung size nung cyst ko, sobrang laki. And hindi lang siya isang peraso. Parehas ng dibdib ko is meron siyang bukol. So, yung kabilang side is 3 and then yung kabilang side is 2. So, total ng bukol is 5. So, yun guys. Kailangan alagaan natin yung sarili natin. Magpa-check up tayo palagi para update tayo kung ano yung mga problema natin sa katawan. And, yun guys. Hindi madali magpa-opera kaya kailangan kung meron kayong nararamdaman, pa-check up na kagad para naaagapan. So, hindi kayo mapatulad sa akin na sobrang lumaki pa yung bukol ko bago ko nalaman na meron akong cyst. So, buti na lang yung cyst ko is benign siya, guys. And na meron ulit akong bukol kaya napaka-importante sa akin ng check-up every 6 months. So, yun guys. Para dun sa mga OFW na nandito sa Qatar, yung mga wala pang health card, mag-apply kayo guys. Magdala lang kayo ng passport copy, passport size na picture, and then proof kung saan kayo talaga nakatira, kung talaga malapit kayo sa health center na yon. And yan, pumunta lang kayo sa malapit na health center sa inyong lugar, and then mag-fill up kayo ng form. Then, magbayad kayo na 100 Qatari riyals. Good for 1 year na yon. And then, next day, makukuha nyo na yung health card nyo, guys. Napakalaking tulong para sa mga OFW. So, yan, guys. Share ko lang para at least aware yung mga OFW dito na may mga gantong facilities dito sa Qatar at malaking tulong to para sa atin. Yun lang, guys, for today. Na-share ko lang na yung tungkol sa health card. Hope nakatulong tong video na to sa mga OFW na katulad ko na nandito sa Qatar. Yun, and para sa lahat, ingatan natin yung sarili natin para sabi nga nila, diba, health is wealth. So, yan guys.
Hope you like this video, and if you are new to our channel, please don't forget to subscribe and press the notification bell so you will be notified whenever you have a new uploaded video. And be safe, everyone. See you in my next vlog. Bye bye.